All right. Are we live? Check. Yes. I think we're live. And good evening, everyone. Yan, magandang gabi ho sa inyong lahat. At nakikita nyo ho, bago ang ating yung ating borders sa ating live stream. Kasi ngayon ho, no, ngayong gabi, kanina medyo nagkaroon ako ng oras, gumawa ho ako ng bagong intro para dun sa ating mga videos, no, tsaka sa ating live stream. Ipapanood ko sa inyo mamaya. Ano? Pero, no, bago ang lahat, syempre, papakilala muna ako, ano. Ako si Attorney Libayan, no. At ang ating panimulang paksa ngayon ay tungkol sa kasuhan sa utang. Ano? So, marami kasi nagtatanong sa akin dito tungkol sa utang, ano? Paano magkaso, no? So, ang pag-uusapan natin ngayon, both sides, ano? Ano ang mangyayari pag ikaw ang kinasuhan dahil sa utang, no? At ano rin ang pwede mong gawin kapag ikaw naman ay nagkaso dahil sa utang, ano? So, tingnan natin yung parehong banda, no? Parehong punto ng nagkaso at kinasuhan tungkol sa utang. Ano ba? Pero bago lahat 'yan, no? Doon sa mga manonood sa atin, no, i-preview ho natin yung ating bagong intro, no. I-preview natin yung ating bagong intro. Siguro maya-maya ng konti, ano. Siguro magdadaldal muna ako ng konti. Ano kaya? Mag-ano siguro muna tayo, no? Magpanimulang paksa muna. O ano muna, yung bagong intro, no? Medyo excited na rin. Kasi ang mangyayari, oh, pag nakita nyo ngayon, panibago, ganyan ho siya. Magiging templated na ho siya lahat. Alam nyo naman kasi, yung ginawa ko ho noon, yung mga videos, at saka yung mga live stream natin, lahat ho biglaan. Ano lang ho, spur of the moment, tapos winning ko na lang ho lahat, pati yung mga ano, pati yung mga nandoon na mga text, no? Kung ano yung mga lumalabas na video, na mga graphics, ganyan. Lahat ho winning. Wala hong ano yun. Wala hong, hindi ho pinag-isipan ng matindi. Kaya pag titignan nyo yung mga videos natin, walang tema. No? Ngayon, nakakita ako ng isang magandang tema. Ito nga, no? Ang tema natin, libro. Bakit libro? Siyempre, obvious naman. Sa libro tayo nag-aaral eh. Pero siyempre, hindi naman libro na lahat. No? May internet, syempre yung batasnatin.com. Pero syempre, no, we owe it to the books. Di ba? OG yan eh, kumbaga, yung libro na yan, OG na yan. So papalabas natin yung ating intro. I think let's do it now, no. Bago tayo pumunta doon sa ating panimulang paksa. Ano? Ito, sige. Play muna natin yung ating intro ho, para makita natin. O ba tayo? Tanggal ba dun? Esensya na may technical difficulties. Ayaw. Ba't ayaw? Ayaw na ho eh. Dibali, sunod na lang siguro. Dito sa Facebook, magpa-play ba siya? Wala rin. Ayun. Ayun, malamang may play ho natin. Ayan, ipi-play na ho natin sa Facebook. Unahin natin dito. Yan. Dito naman. May ano yata. May issue yata itong ano. Yan. Okay.
Yan, nakita nyo, no, kung bakit libro, yung background natin napalitan na rin. Hindi naman background border, ano. Tapos tinanggal ko na yung maraming text doon, no, kasi wala namang dulot yung mga yun eh. So, mas simple na lang para mas magaan sa mata. Let's see, okay? Yan, so, ano tayo, anong tawag dyan? Pag-usapan na natin. Yung tungkol sa kasuhan, no? Tungkol sa kasuhan sa utang. Ano? Well, unang-una, ano, ang titingnan natin dito sa utangan, ano, ang tawag dito sa English, no? Yung loan, no? Simple loan lang ang pag-uusapan natin. Ano yung simple loan? Yung paghihiram o pagpapahiram ng pera. Ano? Tandaan ho natin na nakalagay sa batas natin na meron ho tayong tinatawag na statute of frauds. Pag magpapautang ho tayo, ano, lalo na pag ito ay 500 and above, no, eh, ilagay ho natin sa papel. Ibig sabihin, gumawa tayo ng kontrata. Bakit ho? Kapag hindi ho tayo gumawa ng kontrata, ito ho ay unenforceable. No? Bakit? Siyempre naman, ano ho, kung pupunta ka sa korte, tulad ng sinabi natin, eh, ang korte natin ay a court of evidence. Kung wala ho kayong ebidensya na umutang ang isang tao sa inyo, ano ho, eh, madidismiss lang yung kaso nyo. Kasi ho, the one who alleges, o kung sino yung nag-aakusa, siya ho, yung dapat magpatunay. Ano? Ang payo ko lagi ho, no? Sino man yung kausap nyo, sino man yung uutang, no? Kahit anong klaseng kontrata, kahit anong klaseng usapan, ano, ilagay ho natin sa kasulatan lahat. Ano, wag ho tayong wag ho tayong maging kampante na porke kapatid nyo yan, porke magulang nyo yan, no, matalik na kaibigan, ano, o kaya matagal nang kakilala, sasabihin nyo, okay na yan, wag na nating ilagay sa papel, no, o wag na nating i-black and white, o wag na nating gawan ng kasulatan. Bakit ho, no, nagbabago ho kasi ang estado ng inyong pagkakaibigan, ng inyong pagiging magkapatid, ng inyong pagiging mag-ama o kaya mag-ina, ano ho, minsan kapag ang usapan ay hindi na ayon o kaaya-aya sa inyong dalawa. Ano, mas masakit ang ulo kapag hindi ho nakasulat ang isang particular na usapan. Ano? Kapag kunwari, no, pinagkakatiwalaan nyo ang isang tao, mas matindi pa ang dahilan kung bakit isulat nyo lahat. Bakit ho? No? Kasi pag hindi nyo sinulat yan, mas matindi yung away nyo pag mas malapit kayong magkaibigan o kaya mas malapit kayong magkapatid. Ano? Pagkagawa naman kayo ng sulat, hindi naman kailangan ho nakanotaryo. Sabi sa batas natin, ang isang kontrata, ano, ay valid may notary man o wala. Ano? Ano lang ang diferensya ng isang sulat na may notary o pag-uutang, no, pag umutang ka sa isang tao o kung nangutang ang isang tao sa iyo, ano ang silbi, no, o ano ang advantage nito kapag ito ay notaryado? Kapag ito ay notaryado, ho, nagiging public instrument siya. Kapag ito ay public instrument, sabi ng batas natin, ito ho ay nagbabind sa third persons. Ano? So ito, pwede mong enforce sa third persons, no? Kasi nagiging public instrument ho siya. Kapag naman ho, no, ito ay walang notaryo, it binds only the people who executed it. Ano? So yung dalawa lang nababind dito. Tapos, yung validity niya hindi naman po apektado. Although, alam nyo ho, importante rin kapag nanotaryohan ng isang bagay kasi nga may presumption of regularity na siya. Ano, dahil ito ay under oath na, pinanumpahan na at meron na kayong witness. Alam nyo ho kung sino ang primary witness nyo pag kayo ho ay nagpanotaryo. Hindi ho yung mga witnesses na nakalagay doon, na nakasulat doon. Hindi ho, no? Ang pinaka-primary na witness nyo doon yung notary public mismo. Bakit? Kasi yung notary public ho, siya ho yung magpapatunay na kayo ang pumirma doon, no? At kayo ang nagpakita ng mga IDs, no? At bukal sa loob nyo ang pagpirma doon sa kasulatan na yon, yung pagpapautang, ano, or pag-uutang na papeles na yon. Ano? So, siguraduhin ho natin na kung tayo pagpapautang, may papel lagi.
Ano, kung walang papel, mahihirapan kayong maningil. Ano po? Siyempre, yung mga mangungutang rin, dapat naman, ano, kung talagang sincere kayo, no, na magbayad, at siyempre, tinulungan naman kayo nung pinautangan kayo, dapat naman, ano, kung hindi kung humingi ng kasulatan, yung magpapautang sa inyo, ibigay nyo na lang, ho. Ano, let's be honest na lang. Ano, let's be honest. Ngayon, ano, so, nangyari, may utangan na, ano, meron na kayong papeles o papel kung saan nakalagay ang isang utang ng isang tao, no? Usapang interest. Ano, sabi sa batas natin, kung may interest, dapat nakasulat yon. Ano, kung hindi nakasulat yung interest, ibig sabihin walang interest yon. Ano, interest must be stipulated, sabi ng batas natin. Ano, ngayon, ang sabi rin ng batas natin, ang interest dapat hindi rin unconscionable, no? O masyadong malaki. Ang rinirekomenda ng batas natin, pag-utangan tungkol sa pera, 1% per month o kaya 12% per year. Ano? Pag sumobra doon, pwedeng bawasan ng korte. Ano? Pero, pag sobra ang interest, automatic ho ba na illegal ang isang pagpapautang? Hindi po. Ano, hindi automatic na illegal ang isang pagpapautang kapag sobrang interest. Meron tayo sa batas ang tinatawag na freedom to contract. Ano ho ito? Yung freedom to contract, pwede hong pag-usapan nung dalawang panig kung ano ang terms and conditions ng kanilang pagpapautang, no? O kaya ng kanilang kasunduan ayon sa circumstances. No? So hindi automatic na pag mataas ang interest, pwede agad pabawasan din ito. Ano? Ngayon, kapag nandun na, no, na-stipulate na yung interest, 'di ba? Ang importante kapag meron kayong kasulatan din, parehong yung umutang at saka nagpautang dapat may kasulatan. Ano? Ibig sabihin, may kopya dapat kayo nung pinag-usapan nyo. No? Laging ganon. All the time. Ano? At saka, dapat yung kopya nyo, siguraduhin nyo na hindi original. Ay, sorry, hindi original. Mali. Na original. Ano? Mali-mali. No? Siguraduhin nyo na yung kopya na nasa inyo, ano, kayo man ang umutang o nagpautang, dapat original. No? Kasi yung iba, ang binibigay na lang, photocopy. Pag sa batas ho natin, sa korte, pag photocopy ho yan, hindi ho yan tinatanggap. Ano, secondary evidence lang yan. Ngayon, kapag secondary evidence, hindi tinatanggap yan, may ibang level ng pagpapatunay yan. Kaya dapat, ano, original yung makuha nyo yung dokumento. Okay, so okay na kayo, no? May dokumento kayo. No? Doon sa pagpapautang nyo rin dapat, meron kayong nakalagay na terms of payment, syempre. Kailan babayaran? Ano? Magkano ang babayaran? Ganun, no? Ano? Sa mga nangungutang naman, marami ho kasi nagtatanong sa akin na sinasabi nila, attorney, pwede ba bayaran ko yung principal na lang? Ganun. Saka na lang yung interest. Ano? Ang sagot doon, hindi po. Bakit? Ayon sa batas natin, kapag ikaw ay may utang at nagbayad ka, ano, yung bayad mo na yon papasok lagi unang-una sa interest. Kapag ano, bayad na yung interest, saka lang papasok yung bayad nyo o kakaltas yung bayad nyo doon ho sa principal. Ganun ho yun. So hindi nyo kailangan actually sabihin doon sa ano, doon sa pinag-utangan nyo na ito, ibabayad ko sa interest. Ito, ibabayad ko sa principal. Bakit to? Automatic ho yan. Automatic na ang binayad nyo ay may apply unang-una sa interest bago may apply ito doon sa principal. Ano? So, nagbabayad ka na, no? Gawan natin ng kwento para mas maintindihan, ano? So, may kasulatan na kayo, no? Nandun na lahat sa kasulatan nyo, tapos nagbabayad na ng, ano, ng terms, no? Ayon sa terms of payment, yung umutang. Ngayon, pag hindi na siya nakabayad, anong unang-unang dapat gawin? Tulad ng sinabi natin, no? Dapat, kapag delayed na yung bayad, kailangan may demand muna, no? May demand letter. Bakit ho?
No, tulad ng discussion natin, no, pag-uusap natin tungkol sa kaimportansya ng isang demand letter, ang demand letter ay siya ang nagre-resulta, no, sa legal demand. Ano, kapag walang legal demand, no, hindi pa siya actually legally delayed. 'Di ba? Kasi parang okay lang eh. Pag hindi ka nag-demand letter, iisipin ng batas natin na parang okay lang sa iyo na hindi mo na siya magbayad. Ano, pero pag nag-demand letter ka na, iisipin ng batas natin, oops, oy, hindi na okay. No? Hindi niya na pinapatawad ito sa kanyang pag-delay sa pagbayad. So, ang mangyayari niyan, ano, eh tatakbo na. Yung kung ano man ang stipulation nyo o pinag-usapan nyo kapag meron ng delay sa pagbabayad. Ano? So bago tayo pumunta doon sa kasuhan, syempre sa delay ng pagbabayad muna, no? Pag meron kasi tayong tinatawag sa batas natin na acceleration clause. Ano? Ano ang acceleration clause? Sa Tagalog, ano, ito yung provision na nakalagay sa isang kontrata kung saan kapag yung nangutang ay hindi nakapagbayad ng kunwari isa, dalawa o kaya tatlong installments, ano, yung buong amount na inutang niya magiging due and demandable. Ano ibig sabihin nun? Yung buong amount na inutang niya pwedeng singilin lahat. You know ang acceleration clause. No? So kunwari, ganito, no? Ang inutang mo, 50,000. Umpisa pa lang, no? Hindi ka na nakapagbayad. Nakalagay doon kapag hindi ka nakapagbayad ng tatlong beses, no? So hindi ka nga nakapagbayad ng tatlong beses, yung buong amount due and demandable. So kahit, no, monthly mo dapat babayaran 'yon pero hindi ka nakapagbayad noong unang tatlong buwan, ano, yung 50,000 pesos na utang mo, lahat 'yon due and demandable na. Lahat noon, pwede nang singilin nang sabay-sabay nung pinag-utangan mo. Ano, 'yun yung acceleration clause. No. So, doon sa demand letter na ipapadala ng nagpautang, ano ho, ang ilalagay niya doon yung buong amount na, hindi lang yung amount na due and demandable. Ano? Kasi necessarily, kung ano lang ang due and demandable, yun lang ho ang pwedeng singilin. So, kunwari pag umutang ka ng 50,000 tapos 10 months to pay, ano? So, magkano 5,000, no, every month. No? So, kunwari, third month pa lang, dapat ang pwedeng singilin lang, 15,000. Yun ang mangyayari kapag walang acceleration clause. Pero pag may acceleration clause, imbis na 15,000 ang sisingilin, pwedeng singilin na agad yung 50,000. Ano? Ganun yung acceleration clause. Ngayon, okay, may demand na. No? So, nag-demand na siya. Paano pag hindi pa rin nakapagbayad pag nag-demand na? Ano? Magpo-proceed na tayo doon sa mga gagawin natin para dalhin na yung kaso dun sa korte. Ano? Anong gagawin dyan? Unang-una, syempre, pagkatapos ng demand, magbarangay tayo. No? Kapag tayo ay nasa isang barangay o kaya nasa isang munisipyo o kaya isang city, ano, kahit magkaibang barangay, pwede ho tayong sumangguni sa barangay. No? Pumunta muna tayo sa barangay, singilin natin doon. Ano? Ngayon kapag pumunta kayo doon at hindi napagbigyan, no, na mabayaran ka at hindi kayo nagkaroon ng isang amicable settlement, makakakuha ka ng certificate to file action o kaya certification to file action, no. Alam niyo lagi kong sinasabi certificate to file action siya certification to file action kasi sa dinami-dami nang nakita kong certificate to file action o kaya CFA, no. Sa dinami-dami nang nakita kong CFA, yung iba na barangay ang linalagay nila certificate to file action, yung iba naman certification to file action, ano. So sinasabi ko pareho para hindi malito yung mga tao, ano. Ngayon, kapag meron ka na noon, pwede mo nang i-file yung kaso, no. So itong kasong ito, ang tatahakin natin eh yung sa small claims court. Ibig sabihin 400,000 and below yung pagkakautang. Ano, 400,000 below. Kasi naman pag 400,000 and 400,000 above 400,000, ano, kailangan niyo na ng abogado. So, pag kailangan niyo na ng abogado, no, eh, yung abogado niyo na mag-explain sa inyo eventually, ano. Ngayon ang explain ko sa inyo dun sa small claims court. Kapag pumunta kayo dun sa small claims court, meron ho kayong fill outan na papeles. Ano, dun sa papeles na 'yon, isusulat niyo lang kung ano yung mga
circumstances na nangyari dun sa pagkakautang. Ano? Tatanungin doon kung ikaw ba ay engaged in the business of lending, ganyan o hindi. Ano? Tatanungin kung korporasyon ka ba o isa ka lang individual, ganyan ho. Tapos hihingin lahat ng mga ebidensya mo, tapos hihingin yung CFA mo at saka yung demand letter mo. Ano? Pag pumupunta tayo sa small claims court, kapag sobra sa 400,000, yung ating sisingilin, no, pwede nating i-waive yung sobra para kabilang pa rin tayo sa small claims court. Bakit ginagawa yon? Para hindi na ako magbayad ng isang abogado. Ano? Tapos, pag pumunta ka sa small claims court, pag naipasa mo lahat ng requirements, no, pupunta ka lang doon, no, pag naipasa mo lahat ng requirements, ang mangyayari niyan, ano, eh, ipapadala ngayon. Yung summons, ano, kasama yung inyong complaint doon sa may utang. Ano? Tapos yung may utang naman sasagot. Okay? Pagkatapos sumagot nung may utang, ang mangyayari dyan, magse-set yung judge ng hearing. Ano? Pagka-set ng hearing, ano, mag-uusap kayo sa harap mismo ng judge. Ang unang-unang tatanungin ng judge sa inyo dyan, meron ba, ay kung, ako nang ano, nakakairita. Ang unang tatanungin sa inyo ng judge dyan ay kung may pag-asa ba para kayo ay magkaroon ng pagkakasunduan. Kapag ang sagot ay wala, no, pipiliting kayo ng judge, no. Pipiliting hanapin. Hindi naman pilit na persa, no. Pipilitin ng judge na maghanap ng isang amount, no. O kaya isang lugar doon sa mga offers nyo kung saan pwede kayo mag-meet halfway. Kapag wala talaga, ano, tutuloy yung kaso. Pero kapag meron, ang mangyayari dyan, mag-e-execute na kayo ng isang amicable settlement. Yung amicable settlement na yan, yan yung magiging desisyon ng small claims court at yun ang susundin nyo, no, tungkol sa pagbabayad doon sa utang. Ngayon, kapag hindi naman, tutuloy na yung kaso. Pag tumuloy yung kaso na yan, ang gagawin na, magde-decide na yung judge tungkol sa pagkakautang. Anong usually ang decision na dinalabas ng judge dito? Usually ang nangyayari dyan, ano, kung ano yung napatunayan mo, yun lang ang utang na sisingilin doon sa umutang. Tapos, kung tungkol sa interest, pag more than 1% per month yun, usually binabawasan. No, yun ang nangyayaring decision ng judge usually. So, minsan, ano, kapag ikaw ay nabiktima ng mga loan sharks, no, o kaya ng mga credit cards, no, yung mga credit cards na patong-patong na, yung interest, no, yung interest na nag-i-interest, mas maganda dalhin nyo na lang sa korte yon. Kasi pag dinala nyo sa korte yon, sigurado bawas yung interest nun. Ano, sigurado bawas yung interest nun. Kaya marami lumalapit sa akin at tungkol sa credit card, hindi lang isa kundi marami, no. Yun ang pinapayo ko lagi, no. Antayin niyo na lang na magkaso sila para mabawasan yung iyong babayaran. Usually ganoon ang nangyayari. Ano? Ngayon, kapag naman ang nangyari magbabayad ka na ng utang, no. Ang pabor naman no, doon sa nagpautang dito habang hindi pa fully paid at hindi pa binabayaran yung desisyon kung saan may babayaran nga na utang yung umutang, ano po, ang mangyayari dyan, mag-i-interest pa rin. Tuloy-tuloy po yung interest. Ano? So, ganun. So, tapos na. Pag may desisyon na, o kaya may amicable settlement, yun ang masusunod. Kapag hindi sinusunod yung desisyon, o yung amicable settlement, pwede mag-file ng motion for execution. Yung motion for execution na yon, i-execute yan ng sheriff. Tapos usually ang nangyayari, nagiging demandable yung buong amount din ng pagkakautang. Pwede nga mag-garnish ng mga properties. Anong ibig sabihin nun? Hahanapin yung mga personal properties nung may utang, ibibenta ito. No, tapos i-appropriate o ibabayad dun sa utang. Kapag kulang yung personal properties, maghahanap ng real properties, bahay, lupa, ganyan. Tapos ibibenta, tapos ibabayad doon sa pagkakautang. Ano, ganun ang mangyayari. Kapag wala namang pera,
maghahanap ng pera. Ano? Unang-una, yung mga bangko din. Susulatan ng sheriff yung mga bangko kung saan na nagdideposito itong may utang, aalamin kung mayroong pera na pwedeng i-appropriate doon sa pagkakautang niya. Ano? May nagpa-fireworks dito sa amin, ah. Masaya naman. Okay, so ganun ho, no? Yung ating usapan, no, tungkol sa utang, no, at ano ang perspective o points of view nung umutang at saka nangutang pagdating sa kasuhan. At hindi lang sa kasuhan, kundi pati doon sa pag-execute ng mga forms at saka pagpapasok sa isang kontrata involving loan. Ano po? And so, tayo ho ay magbabasa na ng ating mga comments dito sa ating YouTube channel. Ano? Sa mga hindi pa ho nakakapag-subscribe, no, please, no, mag-subscribe ho kayo dun sa ating YouTube channel. Punta ho kayo doon sa youtube.com/batasnatinlive. Ano? Pag 10,000 subscribers na ho tayo sa ating YouTube channel, kasama na ho natin si Attorney Magalong dito sa ating legal advice. Hindi na ho ako mahihirapan masyado magsalita. Ano? Kasi mahirap ho yung ano, yung mahirap din pala ho yung daldal ng daldal, no. Kasi pag meron siya, 'di ba, may magbabasa, tapos may sasagot. Minsan ako rin yung magbabasa, minsan siya rin yung sasagot. So may alitan, may salitan. Alitan, may salitan. Nakakapagpahinga, ano, kasi nagda-dry yung lalamunan. Okay, dito sa YouTube natin ang unang-una na comment ay si Romel Asuncion. Yan. Magandang gabi sa iyo. Ang pangalawa si Ernie Barrera. Hello sa inyo. Watching from KSA, yan. Kingdom of Saudi Arabia. Kumusta ho kayo diyan? Si Romery Asuncion. Good evening sa iyo. Yan. Happy rainy Sunday sa lahat daw, sabi niya. Si Dennis Avila, yan. Gandang gabi sa inyo. Yo mama, good evening din ho. Si Kalori, attorney, pag na-declared ba na ba ang nullity of marriage, need pa ba mag-wait ng 1 year para magpakasal? Thanks. Kay Lori, hindi na po, no. Kapag naging final 'yon, ibig sabihin, no, meron ng certificate of finality, no, or entry of judgment doon sa korte. Pwede niyo na hong kunin 'yon at iparehistro niyo na ho doon sa PSA. Ano, i-submit nyo na ho sa PSA. Pagka-submit nyo sa PSA doon, i-annotate ho sa gilid na null and void na yung kasal nyo na dati. Pagkatapos nun, ano, pwede na kayong makakuha ng Senomar. Pwede na kayong magpakasal ulit. Hindi ho kailangan ng 1 year. Yan, ito si Top 1. Sabi niya, good evening attorney. New video set up. Sabi niya, more power to you. Oh, bago. Subukan ho natin kasi sinusubukan kong gawing anong tawag dyan? Uniform lahat, ano, uniform lahat yung ating ano, ating videos, pati yung mga gagawin na may mga paliwanag eventually. Yan, thank you Top 1. Ito si Riza Alteros, good evening attorney, sabi niya. Si Top 1 yan, binabati niya si Ernie Barrera at saka yo mama, shout out daw. Yan, shout out din daw, sabi ni Ernie Barrera. Si Cash Lily, sabi niya, good evening po attorney, inaabangan ko na araw-araw live niyo. Attorney, kasi madami ako natutunan sa inyong live. Maraming salamat po. Yan. Maraming salamat, no, Ma'am Cash Lili. Yan. Kinagagalak ho naming malaman ng aming buong community ho na yan, may mga taong nag-aabang na ng ating mga live events. Yan. Ito si Marl 902. Good evening daw sa lahat, sabi niya. Watching from UAE naman. Sabi ni Marl, yung question niya, yung demand letter, binding ba sa korte yung electronic mail lang, lalo't nag-reply naman yung representative ng isang company. Valid proof na po ba yun that they need to execute their obligation to do? Pag nag-reply ho sila, most likely pwede na ho. Ano? Kaya lang, this is pag-demand kasi by virtue of email. No? Bago pa lang yan. Ngayon pa lang ini-implement ng masinsinan, no, ng maayos itong electronic subpoenas, electronic summons, ganyan. Tapos yung demand through electronic mail, most likely pwede na rin ho yan. Pag nag-reply na siya doon, I think ano, it's valid na. It's valid na. Ang problema kasi natin kapag hindi sila nag-reply. Kapag hindi sila nag-reply, baka sabihin nila hindi nila nabasa.
Ano? O kaya baka pumunta doon sa spam mail tapos na-delete. 'Di ba? Maraming dahilan eh. So, siguraduhin natin na magre-reply sila. Pag hindi sila nag-reply, ang suggestion ko pa rin, mag-send kayo physically sa kanila ng demand letter. Ano? Ito si About Criminology, sabi niya, good evening po, attorney, at sa lahat. Yan. Si Raquel Doliente, hi, good evening, sabi niya. Si Calorie, hindi ba magiging liable yung attorney sa premature marriage? Wala hong premature marriage, ano? Ang mangyayari dyan, kapag hindi ka pa talaga pwedeng ikasal, null and void yung kasal nyo. Magiging bigamy, hindi ho premature marriage. Pero hindi nyo ho kailangan mag-antay ng 1 taon. Kasi ang nangyari ho dyan, kapag naman declared null and void ang inyong kasal, it means there is no marriage to speak of actually. Ano? There's no marriage to speak of. Kapag ganon, edi pwede ka naman magpakasal anytime dapat. Pero sinabi kasi ng batas natin, for purposes of remarriage, kailangan ho ng judicial declaration of nullity of the marriage before you can enter into another marriage, kahit null and void na yung unang kasal mo. Ano? Yan. Batas ho kasi yon. So, sinusunod lang natin. Yan. Si Yo Mama, sabi niya, good evening daw, top 1. Si Robert Benedicto, yan. Good evening sa iyo, watching from Roa City daw. Kumusta ho kayo dyan? Si Edrelen Kiban, sabi niya, attorney, may kaso po ba ang mag-post ka sa social media ng mukha ng isang tao kahit wala ka namang ginawa sa taong yon dahil lang di mo nabili yung item na binebenta niya? Alam niyo, no? Yung magpo-post ka ng mukha ng isang tao sa social media, no? Covered na ho yan. Kahit walang caption, no? Walang linagay na kahit ano. Covered na ho yan ng Safe Spaces Act natin. Yung Safe Spaces Act ho, sinabi niya na kapag kumuha ka ng isang picture ng isang tao, no? Alam niya man ito o hindi, hindi niyo ho pwedeng i-post ito sa social media nang walang pahintulot niya. Ano, yan ho ang nakalagay doon sa Safe Spaces Act. Pag pinost nyo ito na walang pahintulot niya, magkakaroon ho kayo ng violation doon sa ating Safe Spaces Act. Ano, ito si Paquito Navaira, good evening sa iyo. Miss July Morning, gandang gabi rin sa inyo. Si Robert Benedicto. Yan, good PM, top 1 daw. Yan, Calorie, salamat. You're welcome, home. Yan. Shoutout din daw, Robert Benedicto, sabi ni top 1. Alright. Dito tayo sa Facebook magbasa ng mga questions at saka comments natin. Ito si Inclan Oduka Evoyge. Yan, Jovi. Ito, good evening po attorney, watching you here in Hong Kong. God bless. Yan. Good evening din ho sa inyo. Si Renelyn Capiding Morano, good evening attorney, sabi niya. Si Lencio Reyes, good evening din po. Si Florencia May Angels, good evening attorney, sabi niya. Kung co-maker ka tapos na desisyonan na sa korte at namatay po yung ang borrower, may liability po ba ang co-maker? Makaka-record po ba sa NBI? Salamat po, attorney. Yan. Florencia, ang co-maker ho, ang liability niya pareho ng liability ng principal. Ano? Kasi nga, ang co-maker, principal din. Yun ho, ang sa batas. Pag titignan nyo kasi, co-maker, pareho lang kayo na gumawa. No? Equal ang inyong responsibilidad. Ginagawa lang ho nila o pinalitan lang ho nila yung term, no? Ay yung terminology. Pinalitan lang ho nila yung terminology, semantics lang ho yan para ho mas magustong maging co-maker kasi hindi na naiintindihan ng mga tao kung anong ibig sabihin ng co-maker. Pero pag co-maker ka ho, ang liability nyo solidary din. Ibig sabihin ng solidary, pareho lang doon sa principal. Ano? Ngayon, namatay yung borrower, may liability pa rin kayo. Ano, pwede hong singilin kayo nung may utang. O, no, sorry, nung pinagkautangan. Ano, pwede ho kayong singilin nung pinagkautangan. Wala hong problema doon. Pero kapag nagbayad kayo, pwede nyo hong singilin yung estate nung namatay na borrower. Ano ibig ko sabihin? Kapag ho may naiwan, namamanahin yung kanyang mga anak, no? O kaya asawa, pwede nyo hong habulin yon para ho magbayad siya doon sa inutang niya. Ano? Habulin nyo lang doon sa estate. Sa estate, sorry.
habulin nyo dun sa estate. Tapos tatanong mo, magkaka-record po ba sa NBI? Hindi po. Ano, hindi po magkaka-record sa NBI. Kasi ito ho ay isang civil case lamang. Dun sa NBI ho, yung mga record natin dun ay tungkol ho sa mga criminal cases. Okay? Ito si Andrew Pascual, sabi niya. Good evening po, attorney. Good evening din ho sa inyo. Si Sir Nalin Arquines, sabi niya. Good evening, attorney. Pwede na ba i-file agad sa court ang kaso ng oral defamation or slander? Ayaw po kasi tumigil yung kapitbahay namin sa kakagawa ng kwento tungkol sa negosyo ko. Yung barangay captain namin, panig sa kapitbahay namin kahit walang basihan na hazardous yung negosyo. Ganun din ang homeowners association, panig din sa kapitbahay ko na puro paninira lang ang kwento. Ano po kaya pwede kong gawin sa kapitbahay ko? Kailangan nyo dumaan muna sa barangay. Ano? Hindi naman ho kailangan sumang-ayon yung barangay sa inyo. Ang importante lang ho, pag hindi kayo magkasundo, ma-issuean ho kayo ng certificate o certification to file action, yung tinatawag ho nila na CFA. Kapag meron na ho kayong CFA, pwede na ho kayong tumungo sa korte. Kung wala ho kayong CFA, hindi pa rin ho kayo pwedeng pumunta sa korte, madidismiss lang ho yung kaso nyo. Ano? Ito si Rose Anna Gonzalez. Otto, sabi niya, good evening, attorney. Noong nabubuhay pa po ang taong umampun sa magulang ko ay magkatabing bahay lang po sila. Magkatabi po sila ng tinitirikang bahay. Noong namatay po ang mga umampun sa magulang ko ay pinalipat po sila sa ibang lupa. At doon na daw magtayo ng bahay. Binigyan po ng 50K ang tatay at nanay ko pampatayo ng bahay. Yung lupa na daw yon ay sa magulang ko na. Pero yung titulo ay, ng lupa ay nasa anak pa ng taong umampun sa amin. Ano po ba ang dapat namin gawin upang makuha ng magulang ko ang titulo ng lupa at paano po ilipat sa pangalan ng tatay ko? Maraming salamat po. Alam nyo, Rose Ann Gonzalez, no? Kapag lupa ang usapan, ano, kailangan dyan ng mode kung saan itatransfer yung pagmamay-ari sa iyo. Katulad ng ano, no, sabi niyo binigay eh. So dapat may deed of donation 'yan. No? Kung hindi naman binigay at kunwari binili ng inyong mga magulang, dapat may deed of sale. Ano? 'Yun ang mga katibayan na sa inyo yung properties na. Ngayon, kapag hindi ho kasi makakapaglabas ng deed of donation o kaya deed of sale, hindi ho paniniwalaan ng korte na binigay ngayon sa inyong mga magulang. Ano? Kasi ang paniniwalaan pa rin ay yung titulo. Kung sino ang nakapangalan pa rin sa titulo, yung pa rin ho ang paniniwalaan ang may-ari ng property. So ano ang dapat nyong gawin? Ang dapat nyong gawin, kumuha ho kayo mula doon sa nakapangalan doon sa titulo. O kaya kung patay na yon, yung mga nagmana doon sa titulo na yon ng isang deed of donation. Kasi sabi nyo nga, binigay, ano, kumuha kayo ng isang, sorry, deed of donation. Yun ang kailangan nyo gawin. Ito si Angel Dave Lemoran, good evening sa iyo. Si Romel Manangan, good evening din ho. Si Jean Domingo Agaraw, yan, magandang gabi rin sa iyo. Ito si Florencia May Angels, maraming salamat po, attorney. Dami po ninyo natutulungan at marami po akong natututunan yan. Maraming salamat po, no? Wag ho natin kalimutan sana ho, no, paki-like and share, no. Tapos pasagot naman, no. Ano sa tingin niyo mas maganda, itong ganyan na video setup, itong setup na ito o yung dati? Di ba masyadong gumagalaw ito? No. Ano ba mas maganda, yung dati o ito? Paano naman papulso ng bayan, ano ho? I-comment niyo lang kung ano mas gusto nyo. Pwede naman ako bumalik dun sa dati eh. Kung masyadong galaw-gaw itong video setup natin ngayon. Sige, balik na tayo sa YouTube. Yan, sa YouTube. Sabi ni Paquito Navaira, good evening sa'yo. Si July Morning, yan, gandang gabi sa'yo. Ay, nabasa ko na pala yun. Ito si Edrilin, nabasa ko na rin. Si Romel Asuncion, sabi niya, attorney, nakapag-post din ako pero binura ko po agad kaso na screenshot po niya. Pero yung sa kanya, hindi po pa rin niya binubura. Sinishare pa din po niya. Ganun. Ibig sabihin ho nun, ay nagkaroon ho kayo pareho ng pagkakasala. Ano, kung nagkaroon ho kayo ng pagkakasala pareho, baka pag pumunta kayo sa korte, madidismiss lang ho ang inyong
inyong kaso kasi sasabihin ng judge na you must come to court with clean hands. Ano? Yun yung tinatawag na clean hands doctrine. Kapag ho, may sala din kayo na pumunta sa korte, hindi ho kayo mabibigyan ng remedyo ng korte. Ano? Yan. So, ang gawin nyo na lang sa kanya, padelete nyo na lang ho, na i-report nyo ho. Pag ayaw niya, ipabarangay nyo. Yan. Pag ayaw niya pa rin tanggalin, kasi kayo tinanggal niya, mag-file ho kayo ng kaso para tanggalin niya. Ano? Ito si Romel Asuncion, sabi niya, Attorney, pag yung accused na decision na nag-guilty sa RTC, may record na ba yun sa NBI? Salamat po. Usually, meron na po. Ano? Pag na-decision na sa RTC, magkakaroon na siya ng record. Pag nai-appeal ho yun, ang mangyayari pending yung case. Ano? Ito si Hokage Kakashi, sabi niya, kapag na-acquit po ba, attorney, automatic na nandidelete record mo sa NBI o may kailangan pang i-process? Ay, hindi naman ho kailangan mag-process, pero dapat ho, no, fino-forward na dun sa NBI at yung record nyo na bubura na, no, kasi na-dismiss na yung kaso. Ano, may lalagay doon sa record nyo yung na-dismiss yung case. Ano? Minsan kasi, matagal. Meron ho kaming kaso noon na pumunta sa amin kasi although tapos na yung kaso at dismissed naman, kumuha siya ng kanyang NBI clearance. Doon sa NBI, meron pa rin, pending pa rin yung kaso niya. So, ang ginawa lang, kumuha lang ng kopya ng decision, certified true copy ng decision, tapos ano, pinasa sa NBI para may i-reflect ho doon kung anong tamang kalagayan na ng kaso. Ano? Ito si Aya, sabi niya, attorney, sino lang po ang pwede na mag-file ng concubinage? Kung ang mismong asawa lang po, hindi po ba dito sa Pinas, marriage is of public interest and thus must be protected by the public? Yan. Aya, ang pwede lang ho mag-file ng kasong concubinage ay yung ano, mismong asawa lang talaga. Bakit ho? No, it is a private crime. No. Although tulad nga ng sinabi niyo, no, marriage is of public interest, ano? Hindi public ang nagpo-protekta ng marriage eh, kundi yung ating batas. Bakit? Because marriage is marriage is the basic unit daw, no. Marriage, pag marriage kasi may family, no. It is the basic unit of the community. Ano, so pinoprotektahan 'yan nung ating batas. Pero ho, ano, yung sanctity ng marriage, ano, pinoprotektahan 'yan. Pero yung concubinage, it is a private crime. Ano, 'yun ang dahilan kung bakit ang makakapag-file lang ng concubinage ay yung babae na biktima, yung asawa, ano, yung asawa lang. Tapos dito rin kasi sa concubinage ho, ano, yung consent ng isang asawa para mangaliwa ang isang asawa ay depensa. Ano, depensa at pwedeng ma-dismiss ang kaso kapag may consent nga. O hindi ka pwedeng mag-file pag ikaw mismo ay nagbigay ng consent. So isipin nyo na lang, kapag kahit sino pwedeng mag-file ng concubinage, eh pinayagan naman nung asawa na magbabae siya, o kaya pinagawagan din ng lalaki na manlalaki din yung asawa niya, di ba? Eh buhay nila yun eh. Ano? So ganun talaga yung batas. Ano? Just si Cash Lily, sabi niya, parang same lang din attorney yung dati at ngayon kasi gwapo pa niya. Mapagbiro si Ma'am Cash Lee yan. Maraming salamat po. Ito si Romel Asuncion, sabi niya, salamat po attorney, for me mas okay yung setup niyo po ngayon at maganda yung intro. Yan. Yung intro sa tingin ko okay ngayon kasi medyo pinag-isipan ko yun eh. Yung unang intro wala. Kung ano-ano lang yung pinulot ko dun sa internet na pinaglalagay ko dun. Okay, dito tayo sa ano. Sunday ho kasi ngayon, maraming nagpapahinga kaya I understand. Hindi ganoon kadami yung nagko-comment. Kaya okay din, no. Paing chill lang yung ating free legal advice ngayon. Ano? Ito si Narmita Balane, madukdok. Sabi niya, okay po background, salamat po sa info. Yan. You're welcome po. Si Sonny Liagas, attorney, pwede po ako magpa-schedule ng appointment bukas sa inyo? Konsulta ko lang po yung reklamo ko. Pwede po, Sir Sonny Liagas, please contact 0915954-6080 o kaya i-PM niyo kami dito sa
dito sa ating Facebook page para magkaroon ho tayo ng schedule. Ano ho. Hindi ko ho alam kung mapagbibigyan ho kayo bukas kasi meron ho akong mga prior commitments na baka hindi ho kayo available doon sa oras kung saan available ako. Pero sisiguraduhin ho natin na maghahanap tayo ng ano, ng schedule kung saan tayo ay makakapag-usap ng pribado. Ano, paki-message na lang ho kami. Pwede ho dito sa Facebook, pwede rin ho sa batasnatin@gmail.com, pwede rin ho sa 0915954 6080. Sa tingin ko maganda nga yatang ilagay ko yung contact numbers namin dito sa ating live stream. Ano ho? Yan, ito si si Russell Ordanez. Sabi niya, good evening po Attorney Liban, just drop by lang po para magtamsak. Stay safe and God bless. Thank you Russell. Sa lahat ho ng mga nagda-drop by lang, alam ko no, it's Sunday today no, at marami ho tayong kailangan gawin no. I understand naman ho no. Salamat sa pag-drop by, salamat sa mga taong nandito pa rin. Ano ho? Walang sawang nakikinig sa ating free legal advice. Itong si Adreline Kiban sabi niya, salamat po attorney, saan po ba ako unang pupunta? Kasi sinabihan niya po ako na magpagalingan na lang po kami ng abogado. Ayaw ko naman po na doon kami mapunta. Pero nakabalandra po kasi ang mukha ko sa FB wall niya. Yan. Alam niyo ho, ang magandang gawin, sumulat ho kayo ng ano ng formal demand sa kanya na i-take down niya ho yung kanyang Facebook post. Kung hindi kakasuhan niyo siya ng online libel. Ano? At saka yung mga ganyan din ho, pwede rin ho kasi isali yan ngayon dun sa Safe Spaces Act. Ano? So pwedeng maraming violations na ginawa yung tao na yon. Ano? Doon kayo mag-umpisa. Pero syempre ho, ang pinakamagandang umpisa pa rin sa barangay. Ano, pumunta kayo sa barangay. Doon ho kayo mag-umpisa muna. Ito si Marl, 9002, sabi niya. Related to Vowsy, pag nakapagpadala ng summons at dinisregard ng respondent, hindi na rin tinuloy ng complainant yung case, masasabi bang wala pang record yung respondent sa NBI? Yan. Pag na-dismiss ho yung kaso, mawawala yung record niya. No, ilalagay ho dismiss doon. Usually, hindi na ho nagre-reflect yun doon sa NBI. Ano, kasi hindi na ho tinuloy yung case. Ano, ganun yung mangyayari. Meron lang instances, no, pero it's very rare. May mga instances na dismiss na yung kaso, nagre-reflect pa rin sa NBI. Ano, pero it's very rare. Maraming ano, maraming chance na kapag na-dismiss na yung kaso, hindi nalalabas sa NBI. Yan. Ito si Kent Vincent Divini Gracia, Tamsak Dan host yan. Thank you, Kent Vincent, no. Salamat ho. Yun sa mga dumaan lang, maraming salamat ho. Yan. Ito si Aya. Ayan. Thanks, attorney. Sabi niya, you're welcome po. Yan. Si Sonny Liaga, sabi niya, okay po, salamat. Maya po, message po ako. Salamat. Si Art Pavia, sabi niya, hello again, attorney. Salamat sa mga kalaman. Magandang gabi. Yan. Salamat rin, no. Si Regino James, si Consor Billion, sabi niya, gandang gabi po, attorney. Tanong ko lang po, kung okay lang po, bakuran ko yung lupa ko kaso kukuha yung daanan. Verbal lang daw kasi yung daanan. Yan. Paglupa nyo ho yun. Ano ho? Tapos, yung daanan ay hindi naman right of way. Ano ho? Pwede ho. May karapatan kayo. No? Pero pang yung daanan ay right of way, ano, hindi nyo pwedeng bakuran yun. Ano? Pag sa inyo yung daanan ho, no? No? Kunwari, personal na daanan nyo yun. No? Okay lang naman. Pero kapag right of way yun, o kaya hindi nyo property, hindi nyo pwedeng bakuran yun. Ano? Yan. Ito. Si Kent Vincent Divina Gracia, pag-graduate po host, 9 na lang, 500 na ako. Hindi ko alam yung sinasabi. Sorry ah. Ako, ano, hindi ko talaga naiintindihan yung mga terminologies. Nagpapaturo nga ako kay Top 1 eh. Ano? Live stream kami ni Top 1 no. Marami akong nababasa ng mga terminologies na ganyan, no, Kent Vincent Divina Gracia. Hindi ko talaga maintindihan. Yung thumbs up nalaman ko 'yun kasi thumbs up eh. Ano, yung mga dikit hindi ko alam 'yun eh. Pati yung mga pag-graduate na 'yan, hindi ko alam talaga kung ano yung mga ganyan eh.
turuan nyo ako. Hindi ko, pero papasensya na ako kayo, ano. Yan, kasi ang yun, itong ating live stream kasi, ganito lang kasi, simple lang. Ano, pero pasalamat po ako talaga dun sa mga tumutulong sa atin, no. Kung ano may tutulong ko, sabihin niyo lang, pero yung iba kasi hindi ko maintindihan kung paano, no. Ito si Hokage Kakashi, for me attorney mas okay kung steady lang yung background niyo ngayon. Medyo nakaka-distract yung apoy. Eh, pero siguro dahil malabo na mata ko. Pero parang nakaka-distract yung apoy, ano ho. Mas maganda nga yata ano. Pero siguro mga palakihin ko ng ganun ng konti, ano. Parang ang meron siyang ano, kasi ako nakikita ko rin yung apoy gumagalaw, ano. Pero baka hindi nga ano, para tingnan natin, no. Yun, oh, one yun. I will highly consider that ano. Yan, Kakashi, Hokage Kakashi. I will consider that. Ito si Pakita Navarra, pag po ba nireklamo ko sa barangay tapos hindi naman imatend o sumipot, magkakaroon po ba ng epekto yun pag kumuha ka ng barangay or police clearance or NBI clearance? Thanks po. Hindi naman po, no? Wala ho. Ang pinaka pwede niya lang gawin, kasi ang pinaka pwede niya lang gawin, pwede siya mag-file ng criminal case for contempt, no? Doon sa korte. Pero mahirap din yung patunayan doon kasi dapat anong tawag doon? Intentional na hindi siya pumunta. Eh, pag sinabi niya na may ginagawa kasi ako doon sa panahon na pinatawag ako na yun, di wala na ho yung contempt of court, no? It's very rare na may nasa site for contempt dahil sa hindi pagpunta sa barangay, kasi yung barangay ho wala siyang contempt powers, ano, yung korte lang natin. Ito si Milagros Apugad, sabi niya, good evening. Yan, good evening. Oh. Ladybug, sabi niya, hello po, magandang gabi, watching from Singapore. Hello din po sa inyo. Ito si Romel Manangan, attorney, valid po ba yung demand letter pag binigay na mismo sa lupon ng, sa barangay? At yung lupon na lang, pag-apirmahin ko sa demand letter as a witness kasi ayaw pumirma ng umutang sa akin. Alam niyo ho, kapag yung lupon binigay yan doon sa tao, ano, yung lupon ang gagawa ng affidavit of service kung saan sasabihin nila binigay sa tao. Kailangan ibigay pa rin yun doon sa may utang. Ano ho, hindi ho valid na ang pipirma doon ay hindi yung taong may utang. Dapat yung barangay, pag sinerve niya yan, no? Yung lupon, pag sinerve yan, papirmahin pa rin yung tao na sinerve nila. O kaya kung ayaw niyang pumirma, sila ang gagawa ng affidavit of service na nakalagay doon, pumunta kami doon, inabot ko sa kanya, ayaw niyang pirmahan, no? Kaya binigyan ko na lang o iniwan ko na lang yung kopya doon sa harap niya. Ganun, no? Pero hindi ho valid na ibibigay niya lang sa lupon yun at ganun na lang. Ano? Ito si Jacqueline. Yan, si hi Attorney Libayan, sabi niya, Jacqueline Cardenas po. Apo, natatandaan ko kayo. Yung pong dinulog ko sa inyo, yung nag-build ng labahan hanggang ngayon, hindi pa rin tinatanggal kahit kumuha na siya ng 10,000 sa amin, ang kapal na mukha. Jacqueline, may kasunduan ba kayo? Dapat nagkaroon kayo ng kasulatan nung inabutan niyo ho ng 10,000, ano ho. Sa tingin ko, sinabi ko rin sa inyo na kailangan, no, may kasulatan, ano, para may pagpatibay yung kasulatan na yun. Eh, makapal nga ho talaga yung mukha, no? Ngayon, may labahan na siya, may 10,000 pa siya. Pero sana sinunod mo yung pinayo ko sa iyo noon, ano? Yan, si Angel Dave Lamoran, sabi niya, good evening uli, attorney. Paano po pag di nasunod yung court agreement, ano po pwede nila gawin sa pumirma na di sumunod sa napagkasunduan? Salamat po. Pwede hong magkaroon ho ng ano, yan, Angel Day, pwedeng magkaroon na ng motion for execution. Magpa-file ng motion for execution para pipilitin na sumunod doon sa napagkasunduan. Ano ho? Kapag ayaw sumunod doon sa napagkasunduan, ano ho, pwede ho rin ho silang magkaroon. Nang walang dahilan, ano ho, pwede ho rin siyang makasuhan ng contempt of court. Ano? Tapos, syempre, pag sheriff na ang nagpatupad dyan, kunwari yung agreement nyo ay alis sila at ayaw nilang umalis, pipilitin ho, no,
nung sheriff na umalis yan kasama yung mga pulis. So persahan na ho. No, yun ho ang gagawin. Motion for execution. Yan. Ito si Jacqueline Ann Cardenas, sabi niya malapit na birthday mo sa August yan. Opo, malapit na. Tatanda na naman ako. Yan. Pero walang celebration ngayon, Jacqueline, kasi ano, COVID eh. Yan. Oo, meron po sa 25K, sabi niya. Oo, grabe. Grabe nga, no. Pero yun, pag-pray mo na lang. To si Romel Manangan, thank you po, attorney, sabi niya. Yan. Thank you din, ho. Ito si, ano, hello po, magandang gabi, watching from Singapore, sabi ni Lady Bugs. Yan. Pakita na Byra, sabi niya, thanks po, attorney, sa info. You're welcome po. Si Edrilen Kiban, attorney, saan barangay po nila po ba o sa amin? Saan ho ba yung barangay nyo? Saan ho ba yung barangay nyo at saan yung barangay nila? Pag nasa isang city lang ho kayo, kaya munisipyo, pwede ho dun sa barangay nyo o kaya dun sa barangay nila. Ano ho? Mas maganda sa barangay nyo. Pag pumunta sila dun sa barangay nyo, di okay po. Ano ho? Yan. Sabi ni Edrilyn na, attorney, may pa lawyers po ba na humawak na ganitong klase? Sa tingin ko ho, meron. No? Sa tingin ko ho, meron. Pero pag ganyan ho kasi, criminal case yan. So, hindi ho hahawakan talaga ng PAW. Pwede lang kayo magpatulong doon sa PAW para gumawa ng isang complaint affidavit. Pero pwede nyo naman ho gawin yung complaint affidavit na kayo-kayo lang. Panoorin nyo ho yung ating video. May ginawa na ho akong video dyan. Yung how to file a criminal case. Ano ho, panoorin nyo na lang ho yun para mas mahaba yung paliwanag doon. Yan, ito si Hokage Kakashi. Thank you po, attorney. Nakakabilib po ang everyday free legal advice nyo. Alam nyo, ano ho, kasi, no, noon, tinigil kasi namin yung free legal advice. Kaya sabi ko, habang ngayon, wala pa akong ginagawa masyado. Kasi ho, lahat ho ng hearing ko, naiseset. Tapos, pag naiset ho siya, eh, reset na naman. Kasi nga ho, yung COVID, ano ho, lalong-lalo na dito sa Taguig ho, no, eh, marami ho talaga akong kaso sa Taguig. Kung sa bilangan ho, siguro mga 70% ng kaso ko, kung hindi 75% ng lahat ng kaso ko ho, ay sa Taguig. Ano, eh marami ho akong inahawakan na kaso, so isipin niyo na lang ho 'yun, no. Marami rin akong free time. Pero siyempre, yung mga ano, bukas marami akong hahabulin na mga pleadings, no. Pero okay lang, no. Okay lang, magagawa pa naman yung mga 'yan. So habang ganoon pa lang, no, at hindi pa masyadong hindi pa masyadong hectic yung schedule, hindi gawin natin to. Ano, naisip ko, di ba? Kesa naman na maglaro ako ng computer games, di ba? Ito na lang muna. Yan, sabi ni Jacqueline Ann Cardenas, ha 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 ha. Oo nga. Ito si Jasmine Ebal, sabi niya. Ito si Edrilyn Kiban, salamat po, attorney. And you're welcome. Si Jasmine Ebal, sabi niya, attorney, tuloy ba ang mga hearing kahit may pandemic? Opo, no. Kaya lang depende kasi doon sa lugar talaga. Ang nangyari talaga kasi doon sa ano, may hearing ako dito sa Taguig. Magkakaroon ako ng hearing itong this coming week. I think may apat. Pero hindi ko alam kung matutuloy. Kasi meron akong nag-positive kasi na mga court personnel. Kaya ho dinisinfect, tapos under quarantine yung mga iba na nakasama nila doon sa korte. Ano, pero tuloy doon sa iba ho, parang kunwari sa Baguio, tuloy na tuloy ho yung hearing kasi hindi naman ho ganun katindi yung banta ng COVID-19 sa kanila kasi konti lang yung cases nila. Pero tayo kasi mismo dito sa Taguig ay naapektuhan. Yung mga hearing ko sa ibang lugar, sa Cavite, sa Zambales, sa Rizal, sa Makati, sa Quezon City, wala pa ho akong natatanggap na orders tungkol sa mga hearings. So nag-aantay rin lang ako. Ano, pero may mga hearing na ho yung iba. Nagpa-prioritize ho kasi sila ng mga kaso ngayon. Yung mga urgent cases lang nila eh yung mga inmates na hindi nakapag-bail, yung mga nandoon sa kulungan. So yun ang priority cases nila. Ano, pero may hearing na.
Ito si Regino James, Season Sorbillon, Season Corbillon ba? Yan. Pasensya na ako no pag mali-mali yung basa ko sa pangalan niyo kasi hindi ko talaga ho alam yung mga ano, yung pronunciation niya. Pero sana maintindihan niyo. Sabi niya, attorney po, tanong ko lang po, pag yung napag-usapan sa barangay na magpa-survey sila, kaso pag di nila tinupad at iakyat po nila sa court, tatanggapin ba yun? Yan. Alam niyo ho, tulad ng sinabi ko, ang isang barangay, ang isang usapan sa barangay ay magiging parang court decision kapag ito ay pirmado niyong pareho at pirmado ng lupon, no? Especially yung head ng lupon, which is the barangay captain. Ano? Kapag ganun ang nangyari at yan nga ang settlement nyo, no? Ibig sabihin, tapos na yung usapan. At kung ayaw nilang gawin yung pagpapasurvey nga nila na napag-usapan nyo, pwede kayong mag-file ng motion for execution sa barangay kapag hindi pa lumalampas ng isang taon mula nung nagkasundo kayo. Kapag naman lumampas na ng isang taon, pagkatapos nyo magkasundo, eh, kailangan nyo na mag-file ng motion for execution doon sa korte mismo. No, doon sa MTC natin, sa METC, MTCC, gano'n. No? Ano? Ganun ho ang gagawin nyo. Ito si Jasmine Ebal sabi, hindi, si, nabasa ko na pala yun. Si Christine M. Wagman, hello batas natin, watching live from Sweden. Yan. Christine Mariano Wagman. Yan. Thank you Christine. No? Kumusta ho yung mga kababayan natin dyan sa Sweden. Ito si Angel Butterfly, shoutout po Attorney Levine, good evening po. May tanong po sana ako. Yun po kasi manugang ko, sinugod ng kapitbahay at pinagmumurata, sinampal pa ng babaeng nanugod kasama buong pamilya niya. Ano kaso? Yan. Alam nyo yung pagsampal, ano ho, pwede hong physical injuries yun. Ano? Pero isa rin itong, pwede rin itong maging crime against honor. Ano ho? Ngayon, pero ang pinaka basic noon, physical injuries. Yung pagmumura nila sa kanila, no? Yung pagsugod at pagmumura, pwedeng lumabas ho na unjust vexation 'yon tsaka oral defamation. Ano? Doon sa pagmumura nila, kung may ginawa silang pagbanta, tulad ng papatayin kita o babaliin ko yung babasagin ko yung mukha mo, ano? Eh pwede hong maging grave threats. Ano? So 'yun ang mga kaso na pwedeng mangyari. So, i-file nyo na lang. I-narrate nyo lahat ng ginawa nila. Tapos, bahala na yung prosecutor na bilangin kung ilang crime o crimes ang ginawa nila nung sumugod sila doon sa manugang nyo. Ano? So, si Nefi Angeles, good evening sa'yo. Yan, late na naman daw. Okay lang po. No? Pwede nyo naman panoorin bukas. It is Robert Benedicto. Attorney, ano yung title ng video mo sa pag-file ng kaso sa YouTube mo? Ano ho, step-by-step process, sabi niya. Filing a criminal case, sabi niya. I-search niyo ho, no? Filing a criminal case, batas natin, ganun, makikita niyo ho doon. Dinitali ko ho yung step-by-step process doon. Tapos may example na rin ho tayo na nakalagay doon sa, anong tawag dyan? Description niya, nakalagay sa description niya. Pero yung example natin doon, kaso ng BP22. Halos pareho lang naman ho, palitan niyo lang yung facts ng kaso, no? Supply the ano, supply the facts kumbaga. Ano? At si Nefe Angeles, follow up attorney dun sa sinasabi mo na paano kung yung biktima ang nauna. Halimbawa po yung sinugod po pala ang unang nanugod at unang nagmumura. Ayan. At tulad doon ng sinabi ko, no, kung siya yung naunang sumugod tapos ayun, pinagmumura tapos nagkaroon sila ng pag-aaway, no, kapag pumunta sila sa korte, sasabihin nung judge nga ano na merong ano pagkakamali silang pareho tapos yung mga pagkakamali hindi makakakuha ng relief dun sa korte. Yun yung tinatawag natin na clean hands doctrine. Ano? Pero pag ikaw naman ay dumidepensa lang dun sa sarili mo, ano, kunwari iniiwasan mo lang na magkaroon ng mas malaking injury doon sa ginagawa niya, baka pwede, no? Kunwari siya yung aggressor, ha? Baka pwede na magkaroon ng relief, no? O yung judge ay mag-rule sa iyong favor. Pero kapag kunwari pareho naman kayong naging agresibo,
sumugod siya, tapos pagkatapos nun, sinugod mo rin siya, eh baka quits-quits na lang ho, no? Alam nyo, nangyayari ho kasi yan doon sa ano no, sa korte. Pagkahaba-haba ng hearing, tapos mamaya ang mangyayari, walang relief na i-afford yung judge o yung korte sa iyo kasi nga may kasalanan ka din, no? So yun nga, clean hands doctrine. Ganun ho yun. Si Angel Butterfly, sabi niya, naka-video po lahat yung attorney. Sadyang binidyo ko para may pakita ko po sa barangay na sa tabi pa yung mga apo at takot na takot umiiyak. Yan. Okay ho, no? Ipakita niyo lang ho yung video doon sa ano. Ibarangay niyo muna, no? Ibarangay niyo muna tapos humingi kayo ng demand sa kanila kung anong gusto niyo areglo. Kapag hindi, ano, isubmit niyo yung video doon sa prosecutor, no? Let the video speaks for it speaks to. Let the video speak for itself, ano. Yung video naman, na video nyo, makikita lahat ng ginawa nilang krimen doon. Tatanungin siguro nila, illegal ba yung pagbibideo nyo? Hindi ho, kasi unang-una, sinugod nila doon sa bahay nyo. Tapos pangalawa, ano ho, eh, gumagawa sila ng krimen. So, hindi ho illegal yun. Ano, yan. So, si Robert Benedicto, yan. Thank you, Attorney Liban. You're welcome po. Yan, huwag nyo kalimutan, pakishare ho yung ating ano, live stream. Ito si Perfecto Tibordalio. Sabi niya, please po share natin. Tulungan nyo kaming maraming ano yan? Na biktima ng mga online loan shark. Ay, sorry. Sorry, Perfecto, no? Ano, hindi ho kasi namin na pinapayagan dito sa live stream natin yung mga nagda-divert nung mga ganyan na website, ano, kasi di ba, iwan ko lang ho ngayon, pero bababala, bibigyan ko ng babala ho yung mga ano, yung mga nagla-live stream ho sa atin kapag ho walang permiso, ano ho, hindi ho tayo pumapayag na magkaroon ho ng mga ganyan kasi iisipin ho ng mga tao na Dad. Yes, kasama ho ako dyan, Dad. Eh hindi ko naman ho alam. Where's my cell phone? I don't know, maybe it's down there. Where's it? Help me find it. You go with mommy. Mommy, ano, so next time, ano, Perfecto, Bordalio, mommy, ano ho. Mommy? Marami namang, ano, marami mommy, namang ibang venues. State. Hmm? Mommy's still brushing his teeth. Then wait for mommy to finish, okay? Oh, that's me! Yeah, that's you. Where? Over there, see? No, over there! Yeah, over here too. Why? Because we're live. Say hi. Hi. Say hi. Hi. Closer. Here, here. So you can see your face. See? There. Hi. Let's fix your hair. There, better. Okay. Thanks, bye. Love you, Dad. What? Love you. Yan, ito si Regina James. Yan, pasensya na ako. Ito si Regina James. Sosin Corbillion. Attorney, tanong ko lang po ulit. Ano po yung donation? Ano po yung donation pag walang sedula, pangalan at signature lang po? Tama po ba yun? Hindi ho. Ano, yung donation po, dokumento 'yon. Ano, yung donation dokumento 'yon. Yung dokumento na 'yon eh nakalagay doon na binibigay nga yung isang property na walang bayad. Ano? Tapos hindi lang ho pangalan at signature. Papanotaryo niyo din ho 'yan. Ano po? Kasi kapag dadalhin niyo 'yan sa Register of Deeds, no, hindi ho tatanggapin 'yan ng walang notaryo. Ano? Ito si Normita Balani, madukdok, hi baby daw, sabi niya, oo nga. Yan. Yun, nagiging regular na bisita na natin yun, si Zach. Yan. Si Angel Dave Remoran, yan. Cute ng anak mo, attorney, sabi niya. Thank you po, thank you. Yan, so tatapusin na ho natin, ano? Sunday naman, para makapagpahinga tayo, ano? Ito, si... Yan, si ano ho, si
Si Mama Christine M. Wagman, salamat ho no sa 100 ano do SEK. Ano ho? Actually bago-bago lang ako din kasi kailan lang ho tayo na monetize. Pero maraming salamat ho no doon sa binigay yung 100 SEK na yan. Ano, ito ho yung tanong niya, attorney, ito ang tanong ko, 11 years nangyari. Kinasuhan, pinagbintangan siya ng frustrated homicide pero mali yung address kaya di niya nakita yung subpoena. Paano ma-clear yung name niya? Wala namang hearing. Yeah, I'll go there in a while, okay? Help me. Yeah, I'll help you. But I cannot, I have to finish this first. Go. Ask Kuya to find it for you. Maybe it's in the drawer. Yan. Ito, no, babalikan ko, sorry, Ma'am Christine. No? Ito yung katanungan niya, no? 11 years na nangyari. Tapos, paano maklear yung name niya? Ano? Ang importante ng gawin dyan, pumunta ho siya dun sa korte kung saan final yung kaso. I-follow up ho, ano, kung 11 years na nangyari yun, malamang na-dismiss na ho yung kaso na yan. Ano, kapag hindi pa naman na-dismiss, kailangan ho na, baka kasi, hindi siya nahuli. Nahuli ho ba siya? Ano, kapag siya ay hinuli, ano, tapos tumuloy yung kaso, tapos 11 years na nangyari, malamang ho na-dismiss na yan kung wala hong nagpapakitang complainant. Pero kapag ho kunwari hindi may i-serve yung warrant of arrest sa kanya, malamang nandun pa rin ho yung kaso, nai-archive lang. Kapag nai-archive ho yung kaso, ano, kailangan buhayin ulit yan. Paano mabubuhay yung kaso? Ano, mabubuhay yung kaso pag nagpakita siya. Siguraduhin lang ho na pag nagpakita siya, may handa siyang pambayad ng bail. Ano, babayaran niya agad yung bail niya para makalaya siya, tapos iseset yung case for hearing. Usually ang nangyayari dyan, dahil 11 years na at naiset yung case for hearing, pagkatapos ng tatlong hearing na walang sumipot na tao, ano, na nagreklamo o witness, eh madidismiss na ho yung kaso ng tuluyan. Ano, Ma'am Christine Wagman, yun ho ang dapat gawin niya dyan. Ano, yun ang dapat gawin. Kasi malamang ho, baka hindi na i-serve yung warrant of arrest eh. Kaya ganyan ho. Ganun ho. Ganun ho yung dalawang sitwasyon na pwedeng mangyari doon. Kailangan i-follow up ho muna yan. Yan. Maraming salamat ho ulit doon sa ano. So, 100. Ito, saan na ba tayo? Yan. Si Robert Benedicto, sabi niya, thank you, Attorney Ribayan. Yan. Yan. Si Top 1, sabi niya, Christine Wagman, thank you daw. Yan. Thank you talaga yan. Si Angel Butterfly, sige po, thank you po, Attorney. Marami po ako natutunan sa mga paliwanag niyo. God bless po. You're welcome po. Si Nefi Angeles, sabi niya, hehehe, help me find it. O nga, ganyan nun talaga yung mga ano yun. Yung mga bata na yan, addict sa cellphone. Pero siya o kasi sa gabi, bago matulog, binibigyan namin ng oras para mag-cellphone. Tapos kapag ano, kapag kailangan na matulog, sasabihin namin lobat na. Tapos kapag ano, ayaw niyang ibigay, sabihin namin kapag namatay yung cellphone na hindi na pwedeng i-charge. Yan, binibigay niya naman. Yan, ito si ano. Ito si Ma'am Christine Wagman, sabi niya, cute naman ni baby boy. Si Top 1, hello at Angel Butterfly daw. Yan, hi baby, sabi ni Nefi. Ang cute ng baby niya, sabi ni Agnes. Yan, thank you. Yan, hello daw Agnes, sabi ni Top 1. Si Amazona Cardillera, hello smart little man, sabi niya. Si Angel Butterfly, cute ng baby mo, attorney. Yan, thank you po, thank you. Yan, si Top 1. Yan, hi daw sabi ni Top 1 kay Amazona kay Deliera. Si Aya, hello baby boy, ang cute niya attorney, dapat lagi siya kasama. Yun nga ho eh, alam nyo kanina ilan lang yung viewers ko, tapos nung ano, nung nagpakita siya, lumampas na ng 20 kanina, mga 18, 19 ganyan. Ngayon 24 na nasa sa kanya. Sabi ko nga dapat nakaupo na lang siya lagi diyan. Sinabi ko kay ano yan, kay attorney Magalong. Yan, 'di ba? Pag ano, tatawagin na naman natin. Pero hindi, pupunta kasi siya dito ng kusa. Yan, ito si Angel Butterfly, so lovely baby. How old is he? Cute, sabi niya. 4 years old na po siya. 4 years old.
Si Allegri Esteves, good evening po attorney at sa lahat po ng nanonood. Yan. Mama Bear, good night na po. Yan. Salamat. Salamat po Mama Bear sa panonood. Nefi Angeles, goodbye attorney. See you again. Yan. Thank you po. Yan. Ah, ito. Swedish Kronor. Yan. Yan. Oh, thank you Ma'am Christine. Yan. Sabi ni Ma'am Christine, attorney, I like your background. Mahilig ka rin po ala sa music like my husband. Yun nga po ang problema, kaya nga sabi ko kunin yung docket. Hindi po attorney, nakaalis pa siya at nakapag-work sa Dubai. Oh, at attorney, salamat po kasi gusto po ng tao ay ma-clear ang name niya. Natatakot po siya baka nag-apply siya na sa NBI spot arrest siya, huliin siya. Kasi yung frustrated one message versus people of the Philippines na yun, di ba? Yan. Hello, top 1 daw, sabi niya. Ma'am Christine, alam niyo ho, kapag meron, ang gawin niyo na lang ganito ho, no? Gumawa siya ng authorization letter. O kaya kahit sinong kamag-anak niya, yung mga kaapelyedo niya, ganyan, no? Pumunta ho dun sa korte kung saan nandun yung, ano, yung mga files niya. Tapos, ipa-photocopy. Tapos ho, ipakita niyo sa akin. Para may explain ko sa inyo kung ano ang nangyari. Ano? O kaya ipakita niyo sa kahit sinong abogado. Ano? Para explain niya kung ano nangyari. Yung mga files lang ho, ipa-photocopy lang yun. Malalaman na ho kung anong nangyari doon. Ano? At saka malalaman na rin kung ano ang dapat pang gawin. Ano? Si Agnes Tugashi, yan. Hello din sa iyo, sir. Sir Top 1 daw, sabi niya. Yung baby ko po, 6 years old, na cute talaga ni baby boy. Ano po name niya? Zach po yung name niya. Yan. At saka yung tanong niyo pala, mahilig sa music. Oo, mahilig talaga ho ako sa music. Alam niyo, nung high school ako, feeling ko magiging rockstar talaga ako noon. Ano, yun ang iniisip ko. Hindi ko naman ako iniisip maging abogado, iniisip ko maging rockstar. Noong ano ho, nung ECQ, gumawa ako ng mga kanta, no? Pero secret pa 'yon. Siguro pag 8,000 subs, no. Ilalabas ko ho yung artist name ko. Ilalabas ko yung artist name ko. Tapos mapapakinggan niyo ang ginawa kong kanta. Ako ho lahat gumawa noon. Yung drums, yung gitara, yung bass guitar, yung pati pagkanta. No? Nag-aaral ho akong kumanta para baka may record ho yung mga original songs. Yun. Ganun ko ho kahilig ang musika. Yan. Nakita ko rin ho si yung ano pala no. Hindi ko na nasabi si Top 1 din, nakita ko yung background niya, gitara din eh. So I guess may hilig din siya sa music, no. We have something in common, no. Masaya ako kasi ang music, nakakawala talaga ng ano eh, ng stress. Tsaka ano, nalalagay tayo sa ibang dimension kapag nakikinig tayo ng mga kantang gustong-gusto natin. Yan. Ito si Christina Mogman. Sige po, attorney, sasabihin ko po sa kanya. Maraming salamat po. Mahal po ba ang pagkuha sa docket ng RTC? Well, hindi naman po. Ano ho? Ang photocopy nun, normal lang. Ano, punta lang kayo doon, magpadala kayo ng isang tao, tapos ipapa-photocopy niya lang naman ho yun. Hindi naman ho mahal. Ano, pag may authority naman siya para kumuha nun, makukuha niya ho. No? Makukuha niya ho yung mga ano, yung mga dokumento na kailangan. Ano? So yung sabi niya, yung sa akin ay si Logan paborito kantahin ng anak ko, Kiss, Rakista rin po, husband ko. Yan. Pareho pala. Ano, Kiss, nako ang taas nun. No. Ang galing pa ng mga gitarista ng mga 'yon. Yeah, kaya pala Kiss. Yan, ito si Christine, mag-one wow, attorney, mukhang marami tayong pagchichikahan yan. Okay nga ho ngayon, nakakapagchika tayo kasi ano, wala ho masyadong tao. Yung mga nakaraang araw ho, marami pa ho akong ano eh, iniwan ng mga ano, mga anong tawag dyan, mga tanong kasi nga, madami. Pero ngayon, pag Sunday, usually, ano eh, relax ho yung mga live stream natin. At sabi niya, wow, attorney, mukhang marami. Ito, nabasa ko na. Attorney, try mo pakinggan ang Days of Jupiter sa Spotify. Yung drummer po doon, Ninong ni Logan. Oh, okay. Sige ho. Papakinggan ko yan. Days of Jupiter. Madali lang naman tandaan. Ano? Yan si Amazon K. Deliera. Sabi niya, yeah, abogado rockstar. Yan, Christine. Okay po, attorney. Noted po yung info. Yan. Gustong gusto ko po kasi tulungan itong taong ito kasi may talent siya po. Yan. Yan, maganda ho. No? Alam nyo,
gaan ng pakiramdam. Tsaka masarap sa pakiramdam na yung mga tao ho, na yung katulad nyo ho, na tumutulong sa ibang tao. Kasi alam nyo, bihira na ho sa mundo talaga yung mga ano eh, yung mga tumutulong ng mga walang kapalit. Ano ho. So maraming salamat Ma'am Christine sa mga yan, tulong na binibigay nyo sa ibang tao. Tsaka yun din ho kasi ang sinasabi namin dito sa aming community. Kapag natulungan ho namin kayo, ano ho, wag niyo na hong ibalik yung tulong sa amin. Ano, itulong niyo na rin sa iba. Wala hong problema dun sa amin. Matutuwa rin ho kami pag tinulong niyo sa iba yung mga ganun. Ano, yan. Balik ho tayo dito sa ano, last na ho, no. Babalik ako dito sa YouTube, Facebook. Ano? Last na ho. Si Normita Balani Madukdok yan, hi baby daw. Angel Dev Lemoran, ang cute ng anak mo attorney, sabi niya. Ah, nabasa ko na pala ito. Naka good vibes talaga mga kids kahit madaming problems this time of pandemic, cutie baby. Totoo 'yun, ano. Alam niyo, minsan siguro baka mas interesado ko pag naglalaro kasi sila nung ano, nung kuya niya, ano, itong maliit na ito, napaka-agresibo niyan eh. So nakakatuwa pinapanood namin sila. Tapos yung bata, siya po yung mas bully kasi mabait ho yung panganay namin eh, pero mas bully yun. Yan. Yan. So okay na ho tayo sa Facebook ho, no, hindi ko na ho babasahin yan. Pasensya na ho kung may magko-comment pa, no. Tatapusin na lang ho natin itong ano, itong sa YouTube natin. Yan si Christine. Ma'am Christine yan. Rock on. Magpinsan nga ang husband ko at si Top 1 parehas mahilig sa music. Oo nga. Alam nyo, maganda ko kasi. Yung mga anak ko nga, pinipilit ko ho, na ipasok sa musika. So, unang-una, sinubukan ko sila mag-gitara kasi yun ang hilig ko. E maliliit pa, masakit yung kamay. So, anong gusto nyo? Sabi ko. Tapos, drums daw. So, bumili ho ako ng electronic drums lang, yung mura lang. Tapos, pinag-aaral ko dun sa school nila ng drums. Pero, tinatamad pa rin. Gusto, maglaro lang ng computer games. Tapos, piano daw. O, sige, mag-piano ka. Tapos, voice daw. Gusto niya kumanta. Sige. Pero, wala eh. Siguro, eventually, meron din, ano, magkakaroon din ng, ano, magkakaroon din ho ng hilig eventually sa music. Kaya lang yung music kasi na napapakinggan nila ngayon, wala hong gitara masyado. Tapos, yung drums, electronic, ano, puro... electronic produced. Kaya hindi rin ho sila naiinganyo na humawak ng instrumento kasi mahirap po talaga mag-aral eh. Mahirap magpakadalubhasa sa instrumento. Pero yung mga musika ngayon, puro electronic na lang. No? Nakita ko nga yung production. Yung ako rin ho. Pero yung ako, live ho yung recording na ginawa ko. Pero ngayon ho, yung mga nakita ko kung paano sila mag-record. Computer na lang ho lahat, tapos dire-diretso na, tapos na. Yan. Ito, sabi niya, maraming salamat daw, sabi ni Christian. Maraming salamat din ho. Pangarap ko rin po maging lawyer. Yan. Tuloy niyo pa ho, pwede yan. Eh, nakababad ako sa chessboard. Alam niyo, we have something in common. Alam niyo ho, nung elementary ako, magaling ho ako mag-chess. Hanggang high school. Hanggang bago ako naging rakista, pambato ho ako sa chess. Eh matangkad ho ako ng konti. Lagi hong sinasabi nung mga kalaro ko sa chess, ba't ka naglalaro ng chess? Ang tangkad-tangkad mo doon ka sa basketball. Sabi sa akin, eh sikat yung basketball. Kaya lang yung basketball ho kasi ang daming naglalaro. Kaya hindi na ako pumunta. Yung tatay ko kasi mahilig sa chess. Sumasama ho ako sa kanya noon. Nakikipagpustahan. Yan. Eh nung ano, tinatalo ko na ho yung tatay ko. Pati ho yung coach namin nung elementary ho ako hanggang high school, hindi ho manalo sa amin sa akin ho sa chess yung mga 'yon. Tsaka ano, bihira rin ho ako nakakapag-practice noon, pero yung mga kaklase ko kasi kapag ho malapit ng intramurals, magdadala ho sila ng chess board doon sa ano, sa school. So makakapag-practice na ako. Pag nakapag-practice na ako bago mag-intramurals, ako na naman yung pambato nung year level namin sa chess doon. Pero gano'n, nung nag-rock and roll na ako, wala na, hindi na ako nag-chess. Tugtugan na lang, banda-banda. Ito si Ikay Javier, new subscriber po, attorney. Sayang, di ako nakabot sa free legal advice. Sana po next time, makapagdaan. Opo, bukas, Ikay, bukas ho. No, meron ulit tayo. Wow, ito 5 times national champion and Olympian.
Yan si Tol Christine M. Wagman. Wow! Alam nyo, hindi nyo na kailangan pala mag-abogado. Olympian na ho kayo. Idol ko ho yung mga yan. Alam nyo, ang problema ko nung nag-chess ako noon, hindi ako nasanay doon sa, anong tawag doon? Yung clock, yung chess clock. Hindi ho ako nasanay. Hindi ako sinanay nung na maglaro na may chess clock. Kaya kung may, nung pag may chess clock na, nag-iiba yung laro ko. Kasi napipressure ako doon eh. Kasi wala kaming chess clock noon kasi poor lang kami. Tapos yung school ko, public school lang, wala kaming chess clock din. Kapag nakikipaglaro na kami sa ibang tao na may chess clock, hindi na ho ganun kaganda yung laro ko. Pero I'm not worthy. Ma'am Christine, I'm not worthy. Yan. Salamat ho nakapagdulot kayo ng karangalan sa ating bansa sa pamamagitan ng paglalaro niyo ng sports na yan. Sport na yan. Gustong-gusto ko rin ho yung sport na yan. Ito si Amazon Cadillera, nag-voice lessons na mga girls ko. Guitar naman daw. No, pati little man ko guitar din po. Attorney, lahat ng musical instruments puro ako umpisa. Alam nyo, pinipilit ko lang eh. Pero maganda nga yun, no? Sana mapilit sila. No? Sana mapilit talaga sila. Yan. Ito si Christine Wagman. Naka-turn yung maraming talaga tayong pag-usapan ng school ka po. Sa UE po ako, Varsity, Small World. Hats up, attorney. Kailangan po tayo maglaro. Alam nyo, ang tagal ko nang hindi naglaro. Ano? Sinusubukan ko nga. Yung tatay ko lagi pang naglalaro. Eh, gusto kong... Pero naglalaro siya. Kalaban niya na lang ako computer ngayon. Nag-graduate ho ako sa Baguio, University of Baguio. Kaya ho ako nahilig sa chess. Kasi ho, yung tatay ko noon, kapag sinusundo ako galing sa school, dumadaan siya doon sa Igorot Park, doon sa Burnham Park, doon sa Baguio. At saka meron ho yung mothers doon na restaurant. Ang dami ho nag-chess doon, pustahan ho. Tapos eventually, nung marunong na ako, yung tatay ko, pinupusta niya ako doon sa mga kalaro niya. Nakakatawang. Pero yun, laro lang naman. Yan. Alam niyo, hindi ako mananalo sa inyo, pati computer nga yata, hindi ko na kayang talunin ngayon. Eh. Siguro, kailangan ko mag-practice ng matagal-tagal. Yan. Yan si Christine, wag masabi niya, Tol Tapuan, binuking mo na naman ako. Yan. Digital na po tayo. O nga ho eh, no? Yun nga ho. Hindi ko nga matalo yung computer. Dati, alam niyo ho, yung Pentium 5 pa lang, yung mga computers, bobo pa yung mga computers noon eh. Hindi sila manalo-nalo sa akin. Pero ngayon, ewan ko kung tumalino na ho talaga yung mga computers. Hindi ko na ho sila matalo yung mga matataas na difficulty setting. Although hindi ko naman kasi nilalaro masyado. Yan, ito si Ana, si Christine, attorney, pag-uwi ko, dadalang kita ng digital chess clock. Yan, salamat ho. Yun nga, chess clock talaga. Pag hindi ka talaga sanay, dyan ho talaga ako natatalo masyado. Kapag yung chess clock na yung usapan, kasi doon ho kami, public school, wala kaming chess clock eh. Pag may chess clock na, nag-iiba talaga yung laro. Yan, hindi po, simpleng kikay lang. Yan, baka ka-teammate mo sina WNML de Flores. Oh, mothers, yes, attorney, masarap po chicken din. Oo. Oh. Yun. Noon, di ba? Manok yun. Pag nananalo yung tatay ko, kumakain kami ng manok. Pag talo siya, yan. Pagagalitan yung nanay ko. kilala po ako doon. Nakakalaro rin po ako sa Baguio Park. Attorney, pwede ka na rin mag-online. Pwede pa rin tayo maglaro. Subukan ko. Magpa-practice muna ako. Practice muna ako. Nakakahiya. Ano? Olympian. Ano? I'm not worthy, I'm not worthy. Di ba, susubukan ko bumalik pa ulit. Kaya lang, pati nga yung pag-gitara ko ngayon, napapabayaan ko na dati, nakakapag-practice ako lagi. Kaya lang, yun, faces lang naman, sabi nga ng misis ko. Kapatid ko po yung Grandmaster Nelson Mariano II. Wow! Nasa lahi ho pala. Nakakahiya na. Yan. Salamat ho, no, at nandito ho kayo sa ating free legal advice, no, dito sa ating live stream. Isang malaking karangalan ho.
isang malaking karangalan na nandito ho kayo at sana ho no yun lagi kayong ano nandyan para makapagkwentuhan minsan parang ganito na wala masyado nagtatanong ano pero ano ho pasensya na ho, bukas na lang ho ulit kailangan ko na ho magpaalam ano kasi maghanap pa ako ng cellphone di ba 1 or 30 minutes na rin ho tayo no maraming salamat ho ulit Ma'am Christine no at saka sa lahat ho ng nanood no sa lahat ho ng sumubaybay sa atin ngayong gabi no isang malaking salamat na naman no at saka sa lahat na tumatangkilik ng ating ano na lahat ng tumatangkilik ng ating free legal advice. Yan. Ito, pahabol ni Ma'am Christine. Sabi niya, wag mo po sabihin yung attorney, once a chess player, always a chess player. Sabi niya. Parang ganun nga. Oh. Parang once a rocker, always a rocker din yun. Pero, napupurol din ho eh. Alam niyo, dati, kapag tumitingin pa lang ako sa board, medyo nababasa ko na agad eh. Tapos, mas malayo yung naiisip ko na moves. Ngayon ho, parang pang-apat pa lang na moves, nawawala na ako. Pang-apat pa lang nawawala na ako, parang tinatamad na yata yung utak ko na ano na mag-isip. Yan, sabi ni Ma'am Christine kung yung amateur boxer kayang i-knockdown ng world champion boxer. Kayang i-knockdown ng world champion boxer siguro oh, pag ano, pag yung world champion boxer ay 70 years old na tapos yung amateur boxer ay 19 years old. Inakdown yan. Tutok na ako sa iyo, attorney. And thank you, Ma'am Christine. Sa lahat ho, ano, maraming salamat. Yung si Neshu, ito nakahabol, watching in Cambodia daw. Thank you, no. Sa Cambodia, gusto namin pumunta dyan noon. Hindi kami nakapunta. No. Si Richilo, good evening, attorney. Thanks sa mga advice. You're welcome po. No. Naka-goodbye talaga mga kids. Yun. Salamat po, no. Magpapaalam na ho ako. No. Bago ako magpaalam, ipiplay ko ulit yung ating, ano, yung ating, bagong intro para masaya ano yan maraming salamat po good night po sa inyong lahat.